Si Roman Tesorio Villame, o mas kilala sa pangalang Yoyoy Villame, ay isang Filipino singer, composer, lyricist, actor at comedian. Nagmula siya sa Calape, Bohol, at siyang bunso sa 10 magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang ordinaryong mangingisda, at ang kanyang ina naman ang tagapagbinta ng kanilang mga huli. Sinubukang makapagtapos ni Yoyoy sa pag-aaral, ngunit hanggang second year high school lang ang inabot nito. Dahil sa hirap ng buhay, ay napilitan itong pasukin ang pagiging soldier trainee ng Philippine Army. Nadistino si Yoyoy sa Pampanga, ngunit hindi ito naging masaya doon. Matapos na sumuko noon ang leader ng rebuilding grupo na si Luis Taruk, ay nag-resign si Yoyoy sa pagiging soldier trainee at pinili nitong maging driver ng jeep. Sa panahong ito ay madalas na siyang sumali sa mga paligsahan, ngunit madalas na matalo dahil sa kanyang halatang Visayan accent. Noong 1965 ay bumalik si Yoyoy sa Bohol at naging isang bus driver doon. Dito ay bumuo siya ng banda kasama ang kanyang mga kapwa drivers. Taong 1972 naman ay na-record ni Yoyoy ang kantang Magellan at ito ang naging isa sa mga top-selling record sa Kabisayaan. Napansin ng komedyanteng si Chiquito ang potensyal ni Yoyoy, kaya't dinila siya nito sa Maynila upang pumirma sa Victor Records. Dito nagsimulang makilala ang pangalang Yoyoy Villame sa iba't ibang panig ng bansa. Ngayon mga kasamay, kilalanin natin ang isa sa mga anak na babae ni Yoyoy Villame na nag-aangkin din ng ganda at talino gaya niya. Siya ay si Hannah Villame. Si Hannah ay isa ring singer at laging on-call sa lahat ng events. Madalas din siyang itambal sa isang Yoyoy Villame Jr. ng Cavite, isang singer impersonator at voice alike ng kanyang yumaong ama. Madalas na mag-tandem noon ang mag-amang Yoyoy at Hannah noong ito'y nabubuhay pa. Madalas silang lumabas sa maraming mga okasyon sa Davao. Lumabas din si Hannah sa mga pelikulang Panabla at Basta Tricycle Driver, Sweet Lover. Mayroon ding YouTube account si Hannah na kung saan pawang mga TikTok videos niya ang kanyang ina-upload. Marahil napanood mo na ang kanyang pambihirang performance sa Tawag ng Tanghalan noong October 2019. Isa siya sa mga kalahok sa nasabing programa bilang ikatlong celebrity contender, ang Novelty Princess ng Las Piñas City. Ang iba pang anak ni Yoyoy ay pribado ang pamumuhay. Pumanaw si Yoyoy noong Mayo 18, 2007 sa edad na 75 dahil sa cardiac arrest. Mag-subscribe sa channel nito para sa mga videong kahihiligan ninyong panoorin. Salamat sa inyong panunood, mga kasama.